Napaniwala mo ko. Ikaw nang aking magiging kasintahan. Tuwang-tuwa ang daga sa naging pasya ni Veko. Nangako siyang hihintayin ang binata hanggang sa pagbalik nito. At umuwi na ang tatlong magkakapatid. Kamusta mga anak? Nahanap niyo ba ang inyong kabiyak? May nahanap akong napakagandang babaeng mapapangasawa. Mapupula ang kanyang mga labi. Maganda rin ang aking mapapangasawa. Meron siyang mahaba at kulay gintong buhok. Ano nangyari, Veko? Siguro yung mapapangasawa mo ay may matatalas na ngipin at mahapang tainga. Pwede ba huwag niyo siyang pagtawanan? Isa siyang mabait at marikit na nilalang at maganda ang kanyang kasuotan. Marahil isa siyang prinsesa. Oo, at napakasaya ko sa tuwing umaawi siya para sa akin. Tila hindi masaya ang dalawang kapatid ni Veko para sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nagpa siya ang kanilang ama na subukan ang kanilang mga mapapang-asawa. Tinawag niya ang kanyang mga anak at sinabi, "Gusto kong malaman kung marunong sa kusina ang inyong mapapangasawa. Sabihin niyo gumawa sila ng tinapay para sa akin." Pumayag ang dalawang nakakatandang kapatid dito, pero tahimik lamang si Veko. Nag-aalala siya dahil alam niyang hindi kaya ng isang daga ang gumawa ng tinapay. Pumunta siya sa gubat. Tuwang-tuwa ang kasintahang dalaga nang makita siya. "Sabi ko na nga ba, babalik ka agad. Anong nangyari? Parang balisa ka." "Gusto ng aming ama na gumawa ang aming mapapangasawa ng tinapay, pero hindi mo magagawa. Pagtatawanan ako ng kuya ko." "Eh, paano ko sabihin ko sa'yo ang kaya ko? Hindi ka pagtatawanan ng mga kuya mo." "Pero wala pa akong nakikitang daga na gumagawa ng tinapay." "Pero kaya ko!" Pinatunog ng daga ang isang maliit na kampanilya ng tatlong beses. Nang marinig ito, daang-daang mga daga ang biglang sumulpot sa kubo at pumalibot sa kasintahang daga ni Veko. Umupo siya sa harap ng mga ito ng buong tapang at dignidad. "Kumuha ang bawat isa sa inyo ng butil ng pinakamagandang trigo." At laking gulat ni Veko, umalis lahat ng daga. At sa kanilang pagbalik, dala nila ang mga butil ng magagandang trigo. Kinolekta ng daga ang mga butil at gumawa ng isang napakasarap na tinapay. Dinala ng tatlong magkakapatid ang mga tinapay sa kanilang ama. Binigay ng pinakamatandang kapatid ang tinapay na yari sa Centeno. "Magaling! Bagay ang tinapay na ito sa mga katulad nating masisipag!" Ang pangalawang anak naman, nagdala ng tinapay na gawa sa Cebada. "Mainam din itong Cebada!" At binigay ni Veko ang tinapay na gawa sa trigo. "Ano to? Tinapay na trigo? Veko, napakayaman siguro ng mapapangasawa mo!" "Siyempre, di ba sabi niya isa itong prinsesa? Veko, paano kumukuha ng trigo ang isang prinsesa?" Pinatutunog niya ang kampanilya ng tatlong beses at ibinibigay ng mga alalay ang gusto niya. "Masaya ako sa mga mapapangasawa niyong tatlo. Masarap ang ginagawa nilang tinapay. Pero bago niyo sila dalhin dito, gusto kong maghabi sila ng isang bagay para sa akin." "Magaling maghabi ang mapapangasawa ko. Sa akin din." Hindi na naman sumagot si Veko dahil alam niyang hindi kayang maghabi ng isang daga. Bumalik siya sa kubo sa kagubatan. Naramdaman ng daga ang pag-aalala ni Veko, kaya tinanong niya ito kung bakit. "Alam kong hindi mo kaya yon. Wala namang daga na naghahabi. Kaya mo ba?" "Siyempre naman! Lahat kayang gawin ng kasintahan ni Veko para sa kanya!" Muli, pinatunog ng daga ang kampanilya ng tatlong beses at dumating ang daang-daang daga. Umupo sila sa harap niya at hinintay ang kanyang utos. "Kumuha kayo ng pinakapinong sinulid na lino!" Sumunod ang mga daga sa kanyang utos at agad umalis. Sa kanilang pagbalik, dala nila ang mga pinong sinulid ng lino. Naghabi ang daga ng napakagandang tela. Sa sobrang pino nito, inilagay niya ito sa loob ng balat ng walnut. "Ito na, Veko! Sana magustuhan ito ng papa mo!" Dinala ni Veko ang walnut at umuwi sa kanila.